So ngayon, ito po ha, gusto ko lang reaksyonan. Kasi nga, ang dami kong nabamasa na komento na parang Team Palaboy ay pinapatamaan kasi nga daw, ang idol nila may billboard. Ito lang ha, para sa akin, real talkan lang tayo. Masaktan na ang dapat masaktan. Huwag kayong masaktan kung alam nyo sa sarili ninyo na tama ang sasabihin ko. Simple lang. Walang halaga, walang saysay, ang billboard na yan, no? Kung hindi kayo marunong magpahalaga ng fans. Simple lang. Kami, kahit sabihin ninyo, Team Palaboy, walang billboard. Kasi nilagay ko dyan, Team Palaboy, may billboard sa Quiapo. Hanggang Quiapo lang. Oo, pero hindi po totoong may billboard yan, ha? Kemirot-kemirot lang yan. Ito lang ang masasabi ko. Hindi po namin kailangan ang billboard. Mas kailangan po namin yung suporta. Di ba? Aanhin namin yung billboard for what? What is the purpose of that billboard? To make our team popular? To make the team famous? No! Kailangan namin, kung sakali man na kami ay magka-billboard, yung meron kaming ini-endorso. Di ba? Mahirap kasi yung magka-billboard ka, tapos pinupuro mo yung sarili mo lang. Walang ganun, Mars. For what? Okay lang sana kung nilagay mo yung mukha mo dyan sa billboard, inspired ka. Or okay lang sana kung nilagay mo yung mukha mo dyan sa billboard, may na-inspired sa'yo. Eh, ang problema lang, kaya ka nilagay dyan kasi pagkakakitaan ka. Yun naman ang totoo eh. Ngayon, halimbawa, si Ma'am Arlene Murliano, pinagawaan niya ako ng billboard. Nilagay niya ako sa EDSA. Ngayon, bakit ba si Ma'am Arlene naglagay ng billboard? Kasi ganito lang eh. Para kapag malaman ng supporter, example lang to Ma'am Arlene na, kapag malaman ng supporter na, uy, si Kent binigyan ng billboard ni Arlene Murliano. So bakit? Kasi si Ma'am Arlene gagawa ng YouTube channel. So ngayon kapag na-impress yung mga fans na nakasuporta kay Kent, oh, syempre magsasubscribe yan ngayon kay Ma'am Arlene. Di ba? Oh, syempre magsasubscribe lang yan ngayon kay Ma'am Arlene. Bakit? Kasi ginawa niya ako ng billboard. Na-impress yung mga supporters ko. Di ba? May ganun eh. O ngayon, ang tanong, bakit ka ba pinagawaan ng billboard? At bakit ka nilagay dyan? Kasi alam nung nagpagawa ng billboard na kapag nakita ng mga fans mo na pinagawaan kanila, mai-impress sila. Oh, mai-impress yung mga fans ngayon. Pag na-impress yung mga fans, pag may i-promote na produkto yung nagpagawa ng billboard sa'yo, bibili yung mga fans mo ngayon. Katulad lang yan sa how many events, ilang events na naganap. Bakit lagi kang binibigyan ng award? Bakit lagi kang nandyan sa listahan na makakatanggap ng award? Kasi alam nyo kung bakit? Kasi marami kang fans. Ngayon, pag ang fans mo pupunta doon, magbabayad yun ngayon ng entrance fee. Ngayon, pag nagbayad ng entrance fee, bibili ngayon ng mga magazine yun. Bibili ngayon ng album yun. Bakit? Sino bang nagpagawa ng magazine? Sino nagpagawa ng album? Sino nagpagawa ng award? Siya ang kikita. Diba, Ma'am Tuna Trinio? Naku, Ma'am Tuna Trinio. Wala talaga sa isipan ko yung tatakbo sa politics. Maybe next 5 years from now, pwede akong tatakbo. Pero sa ngayon, wala pa akong time dyan. Kung merong mag-support to me, ay ako sa barangay namin, if ever natatakbo akong kagawad, pasok ako, number one, number two. Isa na si Tulraki dyan. Kapag tumakbong kapitan yan, mananalo yan sa kanila. Diba? Pundo lang ang kulang. Kung may pundo lang, mananalo ako sa amin kagawad. Hindi muna chairman. Si Tulraki natural, kagawad chairman, mananalo yan sa kanila. Diba, Ma'am Arlene Murliano? Ganyan talaga, Ma'am Arlene. Kasi nga, pag gumawa ka ng business, kailangan mo ng patalastas. Diba? Ilang beses ko na sinabi yan. Sir Danilo Danaw, hello po. Ma'am Gina Gilagan, Ma'am Tuna Trinio, Ma'am Margie Zodabento. Ilang beses ko nang sinabi niyan. Walang negosyante na kapag ramdam niya sa sarili niya na ang business niya ay palugi, gagawa ng advertisement yan. Ngayon, ano ba ang businesses nun? Gagawa ng award. Tapos yung mga bubigyan lang ng award, yung mga celebrity,
yung mga sikat. So ngayon, yung mga celebrity na yun, may mga fans yun, may fans club yun. Mm. So ngayon, syempre, yung mga nababaliw sa celebrity na yun, pupunta yun kung saan may award kasi makapagpa-picture, makayakap, makapagpa-autograph. Mm. So ngayon, bago ka makapasok doon, a-avail ka ng entrance fee. Ah. So syempre, bibili ka. Magkano ang entrance fee? 2,500, 3,500, 5,000. Mm. So ngayon, si organizer, si nagpa-billboard, edi ngayon, magkakapera yun. Ngayon, kikita siya. Ngayon, ano bang gagawin niya para kumita siya ulit? Gagawa siya ng pakulo. Kasi alam niya sa sarili niya, alam ni billboard maker, alam ni businessman, na kapag dikitan ko itong si Kent Garcia, maraming fans to. Mm. Kapag bigyan ko ng award si Kent, malamang sa malamang may Team Kent, may Team Palaboy, aatind yan. Mm. Ngayon, pag umatind yan, bago makapasok, syempre magbabayad ng entrance fee yan. Mm. So ngayon yung nagbigay ng award sa akin, tiba-tiba. Ah, ganun yan. Aanhin mo yung billboard. Hmm? Aanhin mo yung picture mo kahit pa buong EDSA, puduin mo ng mukha. Kung hindi ka marunong magpahalaga sa fans, walang kwenta yan. Diba, Mamaritis Mater? Ganun lang naman. Simple. Huwag kayo magalit sa akin, real talk lang. Yes, in short, malaki ang kikitain nila. Mm-mm. Sa tingin nyo ba, tanong ko lang, kung halimbawa, pagawaan ako ng billboard ni Mami Lumax, sa tingin nyo si Mami Lumax, gagawa lang ng billboard na hindi kikita. Walang tanga na nagnegosyong hindi kikita. Nagnegosyo ka pa kung lugi ka. Oh, diba? Yun ang madaling salita. Kaya ngayon, kahit anong pautot ninyo dyan, kahit anong pakulo ninyo dyan, ha? Kawawa pa rin ang fans. Pera pa rin ang fans ang habol nyo. Yun ang real talk. Kaya sasabihin ninyo sa amin, ha? Kaya sasabihin ninyo sa amin na inggit kami kasi wala kaming billboard, tapos lumubog kami. Hindi namin kailangan ng billboard. Kasi alam nyo kung bakit, hindi naman kami budol. Diba? Biruin mo, how dare you to call yourself as ganito, as ganyan? Nalunok mo ba yan? Napasok mo ba yan sa sikmura mo? Tatawagin kang si Kent Guapo kahit hindi naman? Diba? Diba, Ma'am Arlene, Ma'am Juliet, Ma'am Patty de la Cruz, huwag kayong magalit sa akin, nagsabi lang ako ng totoo. Malunok ko ba sa sarili ko na sabihin si Kent matangos ang ilong kahit hindi naman para lang kumita? Mm. Nalunok ko ba, masisikmura ko ba na sabihin kong maputi ako para maipromote ko lang yung produkto ni Ma'am Vivian Santos na pampaputi? Ha? Malunok ko ba yun? Masisikmura ko ba yun na sabihin kong gwapo ako para lang may bibili sa produktong pinopromote ko? No! Huwag niyong lukuhin ang tao. Kahit anong pautot ninyo dyan, kahit anong pakulo ninyo dyan, ang tao gising na. Ang tao mulat na sa katotohanan. And that's the reality. And that's the reason why nakabuo kami ng Team Palaboy. Diyos ko po. Ano pang pautot na gusto ninyo ngayon? Billboard. Baka bukas, patalastas na sa TV yan. Diba, Ma'am Lens? Big love shoutout at sa Team Kent. Ayun, big love shoutout po sa inyo. Team Kent Palaboy, big love shoutout po. Ma'am Lolita Formento, Ma'am Vivian Santos, Ma'am H&D Channel, Ma'am Nida Pimentel, Ma'am Juliet. Diba? Ma'am Vivian Santos, Ma'am Gracious Lifestyle. Diba? Kahit anong pautot ninyo dyan, ipapatalastas nyo sa TV yung mukha ko. Ipapabillboard nyo yung mukha ko. Hindi nakakagat ang tao. Alam nyo kung bakit? Ha? Ang tao kasi, sawa na at nabubuisit na. Diba, Ma'am Ate Eva? May galap shoutout, Ma'am Ate Eva. Ma'am Arlene Moriano, may galap shoutout po. At sa Team Palaboy. Diba? Yun lang ha, wag nyo kasi kaming unahan kasi alam nyo kung bakit. Kahit wala kaming billboard, buhay kami. Kahit wala kaming sasakyan na galing sa charity na hindi binigay, buhay kami. Sa madaling salita, natauhan na ang fans. I challenge you. I-challenge ko kayo dyan sa kabila. Magpatuli talaga ako live ulit.
kung aabot ng 100 ang atin dyan sa sa get together na yan ninyo. Ewan ko lang. Ah, ewan ko lang kung aabot ko ang 100. 100, I challenge you. Sabihin ko sa inyo, kung aabot 100, magpatuli ako ulit live. Ah, magpatuli ako ulit live.